thirsted in the barren land of sin and shame, and nothing satisfying there I found. But to the blessed cross of Christ one day I came, where springs of living water did abound. Drinking at the springs of living water, happy now am I, my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh, wonderful and bountiful supply. How sweet the living water from the hills of God, it makes me glad and happy all the way. Now glory, grace, and blessing mark the path I've trod. I'm shouting hallelujah every day. Soul is satisfied, drinking at the springs of living water, springs of water, wonderful and bountiful supply. Oh, sinner, won't you come today to Calvary? A fountain there is flowing. Thirsting spirits can be satisfied. I am drinking at the springs of living water. Happy now am I, my soul is satisfied. I am drinking at the springs of living water. Oh, wonderful and bountiful supply. Satisfying there I found. But to the blessed cross of Christ one day I came, where springs of living water did abound. Drinking at the springs of living water, happy now am I, my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh, wonderful and bountiful supply. How sweet the living water from the hills of God, it makes me glad and happy all the way. Now glory, grace, and blessing mark the path I've trod. I'm shouting hallelujah every day. Drinking at the springs of living water, springs of water, and now am I, and my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, full and bountiful supply. Oh, sinner, won't you come today to Calvary? A fountain there is flowing deep and wide. The Savior now invites you the water free, where thirsting spirits can be satisfied. I am drinking at the springs of living water. Happy now am I, my soul is satisfied. I am drinking at the springs of living water. Oh, wonderful and bountiful supply. Sa lahat po na nakatune in na at inaabot ng tinig na ito sa loob at labas man po ng bansa, isang mapagpalang gabi po at welcome po kayong lahat sa ating programang Feasting on the Divine Verses na pinangungunahan po na ating mahal na Bishop Fernando de Vega. Today is October 2, 2023. Ito po ang inyong lingkod, Deacon Bong Bernales ng Zion Bible Baptist Church Parañaque, sa pangunguna po na aking mahal na pastor, Pastor Jeremiah Solomon. It's another Monday and a happy Monday.
We are done with the third quarter of 2023. Ang bilis po ng panahon, and we are starting with the last quarter. Hindi po natin mapapansin, 2024 na po. At talagang ito pong buwan na October, it's the month of October, is very memorable for the man of God. Kaya nga po, the month of October, to many Baptist churches, ay ito po ay kilala sa tinatawag na Pastor's Appreciation Month. At ating pong pagtatalakay ngayong gabi ay meron din pong kinalaman sa appreciation. Kaya nga po, ang inyong lingkod ay nagbibigay pugay, and a big shout out sa lahat po ng mga pastors at matatawag nating mga lalaki po ng Diyos. Sa akin pong home church, ang Zion Bible Baptist Church Parañaque, ang Pastor's Appreciation Month po namin ay month of July. Sa kadahilanan, it coincides with my beloved Pastor Jeremiah's birth month. Kaya po sinasabay na po namin. At ito po, katulad din naman marami magsa-celebrate ngayong buwan na ito, for us, it's also a big celebration, and the whole church is always looking forward for that particular event. Kaya nga po, sa pagkakataong ito ay atin pong pag-aaralan yung ating pag-ibig sa mga lalaki po ng Diyos. Now let's have a quick shout out po sa mga sumusunod po. Sa ating mga early viewers, naririto po si shout out kay Sister Nida Palma, at ganoon din po kay Sister Sinaida Miguel, and si kay Sister Jake Gerald, at ganoon din po kay Ma'am Gina Moises ng Victory, at all the way from Pampanga kay Sister Christy Elio, atin pong masugid na taga-subaybay sa Feasting on the Divine Verses. At ganoon din po from Japan naman kay Sister Mio Domingo, shout out po sa inyo. From Taiwan kay Sister Lauren Boss, at ganoon din po kay Brother Abraham Agar, and all the way from Florida kay Brother Rodolfo De Peralta, and I believe it's already 6:30 in the morning. At from Japan also we have Ate Grace, si Sister Remedios Otake, and also from Florida kay Sister Lalaine Rosenberg, at shout out po sa inyo. At talagang you take time, you take the effort of waking up in the morning para makasama po namin kayo sa programang ito. And Emeline Sherbo, all the way from Cyprus. So all over the world po pala tayo ngayon, na talagang nakakatuwa. Maraming sumusubaybay at sa iba't ibang bahagi po ng mundo. At talagang purihin po ang Panginoon, na talagang pinaglayuman po tayo ng distansya, ngunit pinaglapit naman po tayo sa pamamagitan po ng pag-aaral po ng Panginoon Diyos. At ganoon din po, shout out din sa ating mga faithful viewers and prayer partners na kasama po natin ngayon. At kung kayo po ay lagi ko pong sinasabi, we're inviting you, if you have prayer request na gusto nyo pong ma-mention. It may not necessarily online, but I believe there are prayer warriors who will be praying for your prayer requests. At ganun din po sa ating mga private prayer life, ay nililista po namin yung mga prayer requests, and we mentioned that in also in our prayer life. Then sa ating pong mga prayer warriors na talagang napakasisipag po, na talagang ito ay napakahalagang bahagi po ng gawain dito, ang maging
kaantabay ang mga prayer warriors. Tayo po ay naniniwala na napakahalaga ang panalangin sa buhay ng isang mananampalataya at napakahalaga din po ang panalangin sa ikatatagumpay ng gawain po. At talagang sa tulong ng Banal na Espiritu at sa kapangyarihan ng Diyos, ito pong Feasting on the Divine Verses ay napakatagumpay. Now, sa atin pong lahat, sa lahat po ng mga may birthdays and anniversaries today, ay kami po ay nagpapaabot ng pagbati. Maligayang bati po sa inyong lahat. Hindi man po nabanggit isa-isa ang inyong mga pangalan, kami po ay nagpapaabot ng mula po sa Feasting on the Divine Verses. In behalf of our beloved Bishop Freddy De Vega, ay binabati po namin kayo ng happy birthday at happy anniversary din po. Now, dako naman po tayo sa ating prayer list. Thanksgiving sa isang safe homecoming kay Bishop at sa kanyang mga kasama nung nagpunta sa United States, and I believe ay dumating po sila last week. If I'm not mistaken, that was Friday night. They were here or landed. They were here. At hindi pa po yun talagang, and I believe hindi pa gaano nakapagpahinga ating mahal na Bishop, ay talagang marami na po siya speaking engagement na nag-invite sa kanya. Siguro yesterday ay ilang speaking engagement ang kanyang ginampanan at pinuntahan. Now, magpasalamat po tayo sa Panginoon sa safe travel nila. And also, we would like to thank God for yung answered prayers natin. Marami pong mga may karamdaman na ngayon ay naka-recover na. Ito pong nagdaang linggo ay marami pong naapektuhan ng tinatawag na volcano smog at nagkaroon ng minor respiratory difficulties, ubo, sipon, sore throat, nagkaroon ng fever, and we are praying na maayos na po ang kalalagayan ng bawat isa na nagkaroon na po ng ganyang karamdaman. Sa pagkakataon po ito, please join me in the prayer. Pag-pray po natin. Tayo po ay naniniwala na sa likod ng matagumpay na gawain, matagumpay na buhay ng isang mananampalataya, ang panalangin po ay talagang kailangan ang isang mainit at maitim na panalangin ng bawat isa. Wherever you are, folks, in the spirit of prayer, join me in this particular time. Dakilang Diyos, aming Ama na nasa langit, salamat pong muli kami ay makakalapit po sa iyo sa trono na iyong biyaya. Isang malaking pribileyo po ito. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, tinataas po namin ang iyong banal na pangalan. Lord, we thank you for answering our prayers. At napakarami pong panalangin, pag-iingat, pagpapagaling ang iyong ginawa, Panginoon. At we really praise you for that. At ngayon din naman po sa pagkakataong ito, patawad, Panginoon, sa aming mga pagkukulang, sa mga shortcomings namin, sa mga iniquities, wickedness that you have found in our hearts and our mind. Lord, forgive us. At sa pagkakataon pong ito ay maging karapat-dapat kami na lumapit po sa iyo. Panginoon, dinadalangin ko po sa iyo itong gawain ngayon, itong Feasting on the Divine Verses. Ikaw ang siyang patuloy na manguna, Panginoon, gumabay. At ang inyong lingkod, ay naamin ko po ang aking kakulangan, aking pong I am undeserved, at talagang ikaw ang siyang mangunat gumabay, Panginoon. Sa lahat po ng salita na mamumutawi sa aking bibig, ikaw po ang maglagay. Puspusin mo ko na yung Banal Espiritu, gabayan mo ko, Panginoon, at ihanda mo rin po, Panginoon, ang puso at isipan ng bawat makikinig. At ang amin pong paksa na amin pong bibigyan ng pansin at tatalakayin ay maging pagpapala po ito, Panginoon. Maging hamon sa bawat isa na magpatuloy sa pananampalataya, patuloy na magtiwala sa iyo at magmahal sa iyong mga manggagawa.
Panginoon, nilalapit ko po sa iyo ang ilan pong mga kahilingan. We continue to pray for our beloved Bishop Freddy De Vega, Panginoon. Patuloy mong bigyan ng physical na kalakasan, yung spiritual strength sa mga speaking engagement niya, Panginoon. Patuloy mo siyang empower na ikaw ang maglagay, Panginoon, ng mga salita na mamumutawi sa kanyang bibig. I continue to use him to challenge every leaders and members of every church na kanyang pinapangaralan na magpatuloy at na maging matatag sa pananampalataya. Lord, we pray as well for Ma'am Marie, Sister Sophia, Inang Charing, si Pastor Orson, Sister Teacher Tessie, Sister Chari, Sister Rosanne, Brother Junjun, Preacher Jody, and Sister Winnie. Lord, I pray that you keep them safe always, give them wisdom, provide for their needs, bigyan mo sila ng wastong kalusugan, Panginoon, ilayo mo sa anumang kapahamakan, Panginoon, at ikaw ang gumabay sa kanila at sa mga kanilang mga desire ng kanilang puso, ipagkaloob mo, Panginoon, ayon po sa iyong kalooban. Panginoon, dumalapit din po kami sa iyo sa mga may karamdaman po sa pagkakataon pong ito. Lagi po namin nilalapit, tumihingi po ng inang awa at habag, nagsusumamo po kami, Panginoon, na ikaw ang dakilang Diyos, dakilang manggagamot, na kaya mong pagalingin, Panginoon, kahit po isang karamdaman na maaaring masasabi po natin na malubha, ngunit ikaw ang kayang magpagaling. Panginoon, ilalapit po namin sa iyo si Ate Aida Amican, si Miss Abby Ramos Panon, si Mr. Raymond Olarte, si Miss Elenita Sibal, Sister Kat Alcantara, at ikaw ang humipo sa kanilang lupang katawan, Panginoon. Pagalingin mo po sila at gumawa ka ng isang himala sa kanila, Panginoon, na masumpungan ng bawat mahal nila sa buhay na ikaw ang Diyos na makapangyarihan at walang imposible sa iyo. Lumalapit po kami sa iyo, Panginoon. Gayun din, Panginoon, ilalapit po namin sa iyo si Carla Esquejo na ngayon po ay dalain ko na magkaroon ng safe child delivery at ngayong week na ito at talagang ikaw siyang kumilos at gumabay. Gamitin mo yung mga doctors and other medical attendants na nag-a-attend sa kanya, Panginoon, na maging ayos at safe ang Sister Carla at ganyan din po ang baby niya. Lord, I pray, please, maging safe ang delivery at gabayan mo, Panginoon. At iba pa po, Panginoon, na may mga karamdaman ngayon, nilalapit po namin sa iyo, Sister Maricel Consina, Sister Mila Sahagun, at yung iba pa, Panginoon, na hindi man nabanggit, Lord, I pray that you heal them. At ganyan din po, Panginoon, those who are traveling probably, ikaw ang kumilos at lumabay, mag-ingat, dali mo sila sa pupuntahan nila na maluwalhati, malayo sa anumang kapamakan. And doon naman po sa mga papauwi, maaari mula sa trabaho, mula sa malayong lugar, ikaw ang patuloy na magbigay ng safe travel sa kanila, Panginoon. And also, Lord, we pray for every Christian businessman, every businessman at gayon din po mga kapatiran namin na nagtahanap buhay dito man po sa loob at doon man sa labas ng bansa. Lord, I pray that you keep them safe. Give them wisdom sa mga may negosyo. Layo mo po sila sa mga kliyente, sa mga tao na mapanglamang at maaaring magdulot ng pagkalugi. Sawayin mo po sila, Panginoon. At Lord, we pray for our country. Sa mga leaders na itinalaga mo, inilagay mo sa pwesto, pangunahan mo sila, Panginoon, convict them, at na pangunahan mo sila sa pagbibigay ng good governance of this country, Panginoon, maging magabayan mo, lalo na sa pagpapamahala na ekonomiya ng aming bansa. Lord, we pray as well for this ito pong Feasting on the Divine Verses na ikaw ang patuloy na magpala, Panginoon. Gamitin mo po ito sa napakaraming Pilipino dito sa loob at labas ng bansa na nanonood at nakikinig at nagiging malaking
channel ito, Panginoon, upang makarinig ng pangangaral na iyong salita. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat mga ngaral sa panguna po namin, mga bishop, mga pastor, mga preachers na sa from different churches. Lord, I pray that you empower them at magabayan mo sila nang sa gayon, Panginoon, ay maipahayag ang iyong salita ng may buong ingat at kabanalan. Pinagkakatiwala po namin ang lahat ng ito sa matamis na pangalan ng Panginoong Yesus. Ito po ang aming dalangin. Amen. Alright, magandang gabi po ulit sa inyo at tayo po tutuloy na sa ating pong pag-aaral, pero katulad nga po lagi na aking hinihiling na huwag po natin kakalimutan, i-like po natin at i-share ito pong ating programa, Feasting on the Divine Verses. Napakasimple lamang po. Pag nilike nyo, meron pong may emoji dyan na thumbs up or heart, i-click lang po ninyo yan. Wala pong bayad yan. Kung meron po kayong gadget ngayon, kung kayo po ay nanonood. Then another thing is, i-share po natin sa ating pong FB accounts or sa ating mga pagrupo or any group that we belong sa paraan po na yon ay maibabahagi po natin para bagang inimbita lamang po natin sila na makinig. Kung tinanggap nila at purihin po ang Panginoon, kung ayaw po nila, salamat din naman po. Now, today is Monday at lagi ko po kayong binabati na Happy Monday. Today is a Happy Monday. So, greet everyone, Happy Monday. Type lang niyo po sa inyong mga gadget na Happy Monday. Alright, it's not Tuesday, it's no longer Sunday, today is Happy Sunday. Kahapon po, Blessed Sunday, ngayon naman po is a Happy Monday. Now, if you have your Bible with you, please open it in Hebrews chapter 13. Hebrews chapter 13. Three verses from Hebrews chapter 13 we're going to read. Now, if you have opened your Bible, ang sabi po sa Hebrews chapter 13, verse number 7, at babasahin din po natin yung verse number 17 at verse number 24. Dito po natin makikita na dapat po natin kung paano natin mamahalin ang mga lalaki ng Diyos. The title nga pa pala ng pag-aaral natin dito ngayong gabi ay Love the Men of God. Marahil nakita nyo na po yung poster kanina, nandun po ang title natin, Love the Men of God. Okay, in verse number 17, ito po ang sabi, Hebrews chapter 13, verse number 7. Ang sabi po rito, remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, who spake follow, considering the end of their conversation. In verse number 17, ang sabi naman po sa verse number 17, obey them that have the rule over you, and submit yourselves, for they watch for your souls, as they that must give account, that they may do it with joy, and not with grief, for that is unprofitable for you. Sa verse number 24 naman po, salute all them that have the rule over you, and all the saints, they of Italy salute you. So ito po ay tatlong talata mula po sa Hebrews chapter 13, dito po iikot yung ating pong pag-aaral at si sentro po kung paano tayo magmamahal ng tinatawag nating lalaki ng Diyos or man of God. At sabi nga po, kung nasundan nyo po ako sa pagbabasa sa Hebrews chapter 13 verse 7 at 17 and 24, may mapapansin po kayo na para bagang ito ay yung praise na ito ay common sa tatlo. Ang sabi nga po doon, them which have the rule over you. Ano po ba ang ibig sabihin ng them which have the rule over you? It is a biblical expression.
na tumutukoy po sa man of God. Ito pong man of God, sila po yung nangunguna at gumagabay sa kawan ng kumbaga sa mga mananampalataya o bahagi, mga kasapi sa isang gawain o sa isang tinatawag nating church in truth and holiness. Ito nga pong man of God ay ito rin po ay tumutukoy appropriately, ang tinutukoy po niya yung mga pastors, yung mga naitalaga ng Panginoon Diyos, mga lalaking tinawag ng Panginoon Diyos, at ito po ay sila po ang nangunguna sa gawain. Now, in celebration of Pastors Appreciation Month, I would like to pay tribute tonight. Gusto ko pong magbigay ng tribute sa ating pong mga mahal na pastor, the men of God of our respective churches. Kung kayo po ay isang mananampalataya at meron na po kayong dinadaluhan na pinangungunahan po ng pastor, ito po ay angkop na angkop sa atin ang pag-aaral po na ito. The title of our Bible sharing, katulad po ng sinabi ko kanina, is Love the Man of God. Kaya nga po sa pagkakataong ito, I would like to give a shout out po sa ating mahal na Bishop Freddy De Vega at ganun din po sa aking mahal na Pastor Jeremiah Solomon. At sa lahat po ng mga pastor, associate pastors, youth pastors, missionary pastors na maring nanonood po ngayon at nakikinig, ito pong gabing ito ay inyo pong gabi. At kung kayo naman po ay hindi pastor at kasapi po kayo sa isang gawain, itag nyo naman po yung inyong mahal na pastor. Nang sa gayon ay magkaroon siya ng kung wala naman po siyang ginagawa ngayon at hindi po siya busy, baka makapanood at na ito po ay para po sa kanila. At isa pang papakiusapan ko po sa inyo, bakit hindi po kaya i-type natin? Kung tayo po ay isang mananampalataya at bahagi ng isang gawain, member po tayo ng isang gawain, ng isang church, at meron po tayong mala pastor, bakit hindi po natin i-type sa ating mga comment box na ating mga gadget para rin po malaman kung gano'n natin kamahalang pastor natin, i-type po natin, I love my pastor. Yan, simple lamang po. It's a four-letter word. Sabi po doon, I love my pastor. Kung gusto nyo pong lagyan ng pangalan pa para talaga makaabot sa inyong mga pastor, kung sila man po ay may tinatawag na FB account, kumbaga magbigay naman po ng katuwaan sa kanila. I-type lang po natin, I love my pastor. Napakasimple po at hindi po napakahirap. I love my pastor. So kung meron pang nakasunod na, i-type po natin, I love my pastor. Parating po natin sa kanila na mahal po natin sila. Now, pag sinabi pong man of God, ay isa pong description na tumutukoy sa lalaki na sumunod po sa Panginoon Diyos sa in every way of his life. Kaya nga po, a man of God is one who obeys God's command with joy. Sumunod sa Panginoon Diyos, sumunod sa panawagan ng Panginoon Diyos nang meron pong katuwaan. Also, a man of God is one who does not live for the things in this life, but for the things in eternity. Ang mga lalaki ng Diyos o yung tinatawag nating man of God ay sa kanila pong pamumuhay, ang kanila pong pansin ay nakatuon sa bagay na in eternity. Yung bang masabi natin magpawalang hanggan, hindi po sa bagay na temporal dito. Yung po ang kanilang binibigyan ng pagpapalaga at pansin. Also, a man of God is one who willingly serve God, giving freely all his resources, at kahit dumadaan sa mga pagsubok at sa mga bagay na mahirap,
At nasusubok ang kanilang pananampalataya ay meron pa rin po silang katuwaan. Yan po yung mga tinatawag na men of God. Kaya nga po isinulat sa 1 Timothy chapter 6 verses 11 to 12. 1 Timothy chapter 6 verses 11 to 12. Ito po ay tumukoy din sa man of God. Ano ang kanyang nararapat bigyan ng pansin? Ano ang mga nararapat niyang gawin bilang tinatawag na lalaki ng Diyos? In 1 Timothy chapter 6 verses 11 to 12, ang sabi po rito, in verse number 11, "But thou, O man of God, flee these things and follow after righteousness, katuwiran, godliness, kabanalan, faith, pananampalataya, love, pag-ibig, patience, and meekness." In verse number 12, binigyan ng warning o binigyan ng diin in 1 Timothy chapter 6 verse number 12, "Fight the good fight of faith, lay hold on eternal life." Yun po ang bigyan ng pansin. "Whereunto thou art also called," doon ka tinawag sa bagay ng magpawalang hanggan. "And has professed a good profession before many witnesses." Dalawang talata na makapangyarihan na nagsasaad kung saan ano ang dapat bigyan ng pansin o itoon ng isang lalaki ng Diyos ang kanyang pansin. Now to begin with our Bible sharing tonight. And I would like to acknowledge. Alam niyo po, sa akin pong Christian life, I was say 23 years old, very young. Marami po akong nakitang nagsuko ng buhay at binigay nila ang kanilang buhay in a full-time service, in a full-time ministry. Ang ibig ko pong tukuyin is sila po ay mga bata, karaniwan. But I'm not discounting those who are called in the later life of their in the later age part of their lives. Pero generally, majority ng nakita ko na tumugon sa panawagan ng Panginoon Diyos para sila ay magamit sa full-time ministry ay mga kabataan. Kaya nga po, I want to acknowledge yung sacrifices, their sacrifices. Every man of God has its own share of sacrifices. Alam nyo, gustong-gusto kong makapakinig ng patotoo ng mga pastor o mga lalaki ng Diyos nung ibigay nila ang buhay nila sa nung sila'y tumugon sa panawagan ng Panginoong Diyos for a full-time ministry or to be a pastor. Na talagang masasabi ko po, napakarami pong, kumbaga, marami silang pinagpalit. At ito nga po ang ating bibigyan ng pansin, pero hindi pa ito ang bahagi ng ating pag-aaral. Ito po yung I just want to acknowledge the man of God's sacrifices. We heard some of their testimonies on how they surrendered their lives to the full-time ministry. Sa panawagan ng Diyos bilang isang lalaki ng Diyos o isang mangangaral o isang magpapastor, hindi po nila binigyan ng pansin yung ano ba ang magiging suporta ko rito. Sino ba ang paano ko mabubuhay rito? They never think of that. Then meron din po, we have heard testimonies how they deprived themselves of their personal ambitions and aspirations. Marami pong mga kabataan na talagang they have their personal ambition. Marami gustong maging abogado, maging accountant, maging engineer, mga ibang bansa, maging seaman, maging now in mindset they want to earn more. Gusto nilang malayo, marating, umangat sa buhay, and they thought sa kanilang pag-aaral ay iyon ang mga magiging kasagutan. Marami po
na naman talagang sa totoo lang na nakapag-aral, umunlad ng buhay. But they who responded to the call of God, they deprived themselves of their personal ambitions and aspirations. They get rid of the desire to amass wealth. Dati siguro sa kanilang batang kaisipan, yun ang nais nilang gawin. Ang yumaman, kumita ng maraming pera. But when they responded to the calling of God for a full-time ministry, they ignored, they get rid of that desire. At talagang they get rid of their desire to amass wealth from their profession, but instead live a modest and humble life for the Lord. Marami rin po kung alam na mga matatas na ang posisyon sa mga kumpanya. Marami masasabi kong stable na ang kanilang kalagayan, malaki na ang kita nila, but they turned their back on what the Word had offered to them, and they responded to the Word of God, to the calling of God. Meron pa rin po na talagang masasabi po natin na talagang paaring makita natin na katulad na sinabi ko kanina, they get rid of the desire to amass wealth and live a modest and humble life. Baka makita po natin, mga pastor na nakikita ko, lahat may dikotse, marami ng ganito, etc., etc. What we can see now, ito po, makinig po kayo. What we can see now is how God blesses them. Na sa panahon na sila po ay pinagpapala, nung atin po sila makita ngayon. But we may not have seen, hindi po natin nakita, nung sila ay nag-uumpisa, and how they struggled and battled all the testing and difficulties in responding to God's calling. We were not there. Wala po tayo doon. Nung panahon na sila ay naghihirap, nung panahon na nag-i-struggle po sila, nung panahon na pagkakataon na parang gusto na nila bumitaw, mag-quit, at talagang bumalik doon sa pinanggalingan nila, but they continue, they struggle. And what we see now is the time that God blesses them. Now, they struggled as they follow God's will amidst their family's opposition and refusal to accept his decision. Marami po tayong napakinggan patutong ganyan. Huwag na po tayong lumayo. We have heard the testimony of our beloved bishop. Ang gusto ng kanyang family, particularly his father, he wants bishop to be a lawyer, to study law. May magpapaaral sa kanya at sa tingin ng kanyang mahal sa buhay ay maganda ang kinabukasan pag yun ang kanyang tinugon. But despite of all these things, sinunod niya ang panawagan na panawagan ng Panginoon Diyos for a full-time ministry to be a pastor, to be an evangelist against the decision of his family. Mahirap po iyon. Na para bagang to the point na itatakwil ka, to the point na talagang hindi ka kikilalanin dahil hindi ka sumusunod sa kalooban ng kanyang mga magulang, but he continued to follow God's will. Nakita naman po natin, in every calling, there were trade-offs. There were a great trade-off. Sabi nga po ng isang kanta, portion of that, at totoo po ito, at buhay na buhay, lalo-lalo na po sa mga tumugod sa panawagan. Ang sabi po ng awitin, I'll trade sunshine for rain, comfort for pain, that's what I'll be willing to do. Sa isang na tumugon sa panawagan ng Panginoon Diyos for a full-time ministry to be a man of God, there are sacrifices. And there's also their services. Yung kanilang ginagawa, hindi po madali.
Hindi po parang matatawag nating it's a white-collar job or even a blue-collar job. Mahirap po ang gawain ng isang manggagawa o ng isang lalaki ng Diyos. They lead and guide with the knowledge and understanding of the spiritual truth from the Word of God. Mahabang pag-aaral, mahabang pong training, mahabang kailangan marami kang gawin na talagang nang sa gayon ay matuto at sa gabay ng Banal na Espiritu, we can, later on, they can lead and guide the flock to the spiritual truth from the Word of God. And they feed and care for the flock that they will fruitful and increase. Yun din po ang nais na mga manggagawa ng Diyos, yung mga lalaki ng Diyos. I-train, hamunin, sa gawain. Nang sa gayon, pagdating ng panahon, itong mga mananampalataya na ito, ay sila naman po ang magagamit para po sa gawain ng Panginoon Diyos. They serve the Lord God more than what is expected to them. Sila po ay pumupunta sa mga lugar na mapanganib, sa lugar na masasabi nating ang safety is not assured. Maaring mapahamak, but they went to that, even to the remote places to share the word of God. Isinasantabi ang kanilang kalagayan. Hindi po sila natatakot mapahamak man, because they believe that's part of their service in serving God. They dedicated their whole lives in the service of God. They preach the word of God without fear or favor. Pag sila po ay nangaral, hindi po sila natatakot sansalain ang kasalanan, hindi po sila natatakot kung ano man po ang sabihin ng mga tao, basta sila ay may buong tapang na ipinapangaral ang salita, ang katotohanan mula sa salita ng Diyos. Tatlong bagay ang nais ko pong ibigay po sa inyo in relation to our text. To show our love to man, to the man of God, particularly to our respective pastors. Kaya nga sabi ko po sa inyo, kung kayo ay mananampalataya at bahagi po kayo ng isang gawain, meron pong isang lalaki na nangunguna sa inyo, yun po ang tinatawag natin pastor or man of God, ay kailangan po natin mahalin. Kasi yun po ang tinuturo ng Banal na Kasulatan. Kailangan po nating tulungan, hindi dapat pagtulungan. Yun po ang napakalinaw na sinasabi ng Banal na Kasulatan. Tayo po ay tumulong sa Kanya, mahalin po natin siya. And that leads me to point number one. Now, let's go back to Hebrews chapter 13, verse number 7. Hebrews chapter 13, verse number 7. The Bible is very clear. In the first, the beginning statement says, remember them. And that is the point number one. The point number one is a love that is embedded in mind. Hindi lang po sa puso, yung pag-ibig na nakabaon sa ating kaisipan. Kaya nga sinabi sa verse number 7, remember them, alalahanin natin sila. Remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. Now, the men of God not only preach the word of God, but they should also live by the word they preach. Nangaral sila, dapat ipamuhay nila ang pinapangaral po nila. Because people are looking at them. They demonstrate faith that agrees with what they say. They are God's mouthpiece. Alam niyo po ang mga pastor at mga lalaki ng Diyos, they are God's mouthpiece in relaying the spiritual truth and messages mula po sa Banal na Kasulatan that every Christian need to know and live for it.
Sila na ngayon ang nangangaral. Sila ngayon ang ginagamit ng Panginoon Diyos na sa pamamagitan ng kanilang desire na magamit ang Panginoon Diyos. God used them. They were God's mouthpiece. Kung anong gustong pasabi ng Panginoon Diyos, sinasabi nila because they study the Word of God. They are good example in living by faith. They have a strong doctrinal stability. Kaya nga po, patuloy at patuloy sila nag-aaral ng salita ng Diyos. They challenge us to live and follow God's will. Hindi po ba na sa atin pong pagkakataon, kung tayo lamang po ay lagi na taimtim na nakikinig sa pangaral ng ating mala pastor, we can feel the challenge and we should respond to challenge. Ipamuhay natin at sundin natin. They encourage us to hold on the faithfulness of God's word. Lagi po na sinasabihan na tayo maging tapat, sumunod sa salita po ng Panginoon Diyos. They teach us to trust God in every aspect of our lives. Lagi po niya itong mga ngaral, itong ating mala pastor, itong lalaki ng Diyos na itinalaga ng Panginoon Diyos sa atin, tayo po ay hinihikaya, tinuturuan na magtiwala lamang po sa Panginoon Diyos. Yes, marami po sa atin may mga pinagdadaanan. Wala pong magagawa ang ating mala pastor. Ang tangi lamang po ini-encourage niya ay magtiwala tayo sa Panginoon Diyos. Siya ay makapangyarihan at hindi niya tayo pababayaan. Inasmuch as we love God, umahal natin ang Panginoon Diyos, dapat mahal din po natin yung lalaki ng Diyos, the man of God. We ought to manifest our love to them. Kaya nga sa verse number 7, the beginning statement says, Remember them which have the rule over you. Remember them as mentioned in verse number 7. In sub-point, ang sabi po sa verse number 7, remember them. Remember them in our prayers. Huwag natin kakalimutan ang ating mahal na pastor, ang ating pong mga pastor, mga pastoral staff, missionary pastor, associate pastor, youth pastor, mention them in our prayers. Eh kung si Apostol Pablo nga po ay humiling ng panalangin, ang ibig pong sabihin ay talagang kailangan din po nila ng panalangin. Ganon din po ang ating mahal na bishop. He always requested that he pray for him. Sinabi po sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 1. In 2 Thessalonians chapter 3 verse 1, sabi nga po rito, finally, brethren, pray for us that the word of the Lord may have free course and be glorified even as it is with you. Ito po ay binanggit sa sulat ni Apostol Pablo sa Thessalonica na sinabi, ipanalangin niyo kami. They need our prayers. Even Apostle Paul, the pillars of Christian faith, the apostles who preach the grace gospel, requested to be prayed for. In Ephesians chapter 6 verse 19, he requested that he be prayed for the right words in sharing the gospel. Ganun din po ang gawin natin sa ating mala pastor, ipanalangin po natin sila. In Ephesians chapter 6 verse 20, to proclaim the gospel without fear. In Colossians chapter 4 verse 2 and 4, doors to be opened for the gospel, he requested for that. And clarity in communication. Yung maging malinaw ang pagpapayag. Apostle Paul requested for that. And in Thessalonians chapter 3 verse 1, God's word will be honored. And in Hebrews chapter 13 verse 18, it's in the text. In Hebrews chapter 13 verse 18, ang sabi doon, generally he said, pray for us. Pray for us. So let's pray for our spiritual, for our pastors, for the men of God, for spiritual strength, for physical strength. Let's pray for them
na to resist temptation, let's pray for them for wisdom, let's pray for them for provision, let's pray for them for protection, and also pray for their family as well. Lagi po nating isama at huwag nating kalilimutan. Not only remember them in prayers, remember them in our prosperity. Kapag naman po tayo pinagpapala, eh huwag naman po nating kakalimutan ang mga pastor, ang mga lalaki ng Diyos. Sinabi nga po sa 1 Timothy chapter 5 verse 18, "For the scripture saith, thou shalt not muzzle the ox that treadeth out the corn, and the laborer is worthy of his reward." Kapag naman po tayo ay pinagpapala at medyo liglig at siksik at tumaapaw ang biyaya ng Diyos sa atin, alalahanin naman po natin ang mga lalaki at mga manggagawa ng Diyos. Alalahanin din po natin ang ating mahal na pastor. For all we know, baka pinadadaan lang po sa atin ng Diyos ang biyaya na sadyang para sa kanyang mga manggagawa. Hindi po kaya ganoon? Kaya po tayo pinagpapala ay para po tayo ay maging daluyan ng pagpapala at maramdaman naman po ng mga pastor, mga manggagawa ng church, mga lalaki ng Diyos. Kaya nga po anong sinabi sa Mark chapter 9 verse 41. "For whosoever shall give you a cup of water to drink in my name, because you belong to Christ, verily I say unto you, he shall not lose his reward." Now let me read that in our language. Anong sabi sa ating language? "Sapagkat ang sino mang magpainom sa inyo ng isang sarong tubig dahil sa kayo kay Kristo, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo na hindi mawawala sa anumang paraan ang ganti sa kanya." Now look at that verse. Tubig lamang po ang ibinigay sa isang manggagawa, sa isang lalaki ng Diyos, sa isang pastor marahil. Anong sabi ng Panginoon Diyos? Hindi mawawala sa anumang paraan ang ganti sa kanya. He shall not lose his reward. Paano pa kung lalagyan mo ng kulay, lalagyan mo ng yelo, lalagyan mo ng sasama mo ng tinapay, o di kaya bibigyan mo ng kape at lalagyan mainit na kape at sasama mo ng biskit. Sobra-sobrang pagpapala ang matatanggap ng sino man naggawa ng ganung biyaya sa isang lalaki po ng Panginoon Diyos. Now, not only remember them in prayers, not only remember them in prosperity, remember them in their pains and agonies. Remember po, yung men of God, yung ating mga pastor, they are not superhuman beings. They are like us, sinners saved by grace. They are like us, experiencing physical and emotional pains. They needed to be comforted and cheered up. Napapagod din po sila. Nakakadama din po ng pagkabigo. Nangihina at kailangan din silang alalahanin at alalayan. Kaya nga po, hindi po sila dapat kumbaga bigyan ng kabigatan pa. Pansinin po natin. Now look a good example here. Kapag ang isang miyembro o isang kasapi ng gawain ay may suliranin, lalapit po siya sa pastor, hihingi ng advice, magpapa-counsel. At itong ating mahal na pastor naman, ang gagawin niya, ipapanalangin siya. Paano naman ang ating mahal na pastor? Kapag siya may suliranin, may pinagdadaanan, meron ba kayo nakitang pastor
na lumapit sa miyembro at sinabing, pag-pray mo ako, may problema ako. Karaniwan, I'm not saying all, generally, sinusolo po nila ang bigat. Kung meron man po silang dalahin, sinasarili nila yan. Sa likod ng kanilang mga ngiti ay yung pagdaramdam. Tanging ang Diyos lamang po ang nakakaalam kung ano ang kanilang dinadala. So talagang ang pagkakataong yun, all we need to do is to remember them in their pains and agonies. Kapag tayo ay dapat sensitibo rin, pag meron pong pangangailangan ng pastor natin, dapat nakatulong po tayo agad. Alam natin na ganito ang kalagayan ng ating mga pastor. Mention them in prayers. Now, let me go to point number two. Kanina, point number one, a love that is embedded in mind. Sinabi sa verse 7, Exodus chapter 13, verse 7, a love that is embedded in mind, remember them. Remember them. Alalahanin natin sila. Alalahanin, remember them in prayers, in prosperity, in pains and agonies. Now, in point number 2, look at verse number 17. Anong sabi sa verse number 17? Ang sabi sa verse number 17, obey them. That is a love that is expressed in movement. A love that, point number 2 is a love that is expressed in movement. Obey them. The Bible says, obey them that have the rule over you and submit yourself, for they watch for your souls, as they that must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. Obey them as they watch for your souls. The Bible says, obey them as they watch for your soul, for our souls. They are our protectors of our spiritual lives. Hindi nila tayo pababayaan. Lagi tayong pinapaalalahan na sa pangangaral sa pulpit at talagang sa kanyang mga pangangaral, pinapaalalahanan tayo, pinoprotektahan tayo. Obey them as they will give account. They are responsible like a father of a good family. A good father of a family. Na talaga ang kailangan lamang po niya dahil siya ay magiging accountable, kailangan natin po siyang sundin. Just to give you a good illustration. Para tayo mga bata kasama ng ating ama, anong sasabihin ng ating ama? Sumunod kayo sa akin, tatawid tayo sa tamang daan, pero ang ginagawa, he ensure us na talagang safe tayo makakatawid sa kabilang kalsada because he will be accountable, and the same thing happens for our beloved pastor. Obey them as they will give account. Now, obey them as they obey Christ. Sumunod tayo dahil sinusunod nila ang Panginoong Hesukristo. 1 Corinthians chapter 1 verse 11, be you followers of me even as I also am of Christ. The general idea, ito pong ating pong pinag-aaral na in verse number 17, obey them that have the rule over you and submit yourselves. The general message of this verse, to put it simply, para maging simple po ito, don't make life harder than it's already for the man of God. Alam niyo po, mabigat na yung pinagdadaanan. Mahirap po maging manggagawa ng Diyos. Mahirap po maging lalaki ng Diyos. Mahirap po magpastor ng isang gawain. Kaya nga, ang sabi nga po, ang mensahe rito, don't make life harder than it already is for the man of God. Kaya sumunod na po tayo. Sumunod tayo sa ating mga lalaki ng Diyos, sa ating pastor. To put it bluntly or frankly, to put it simply and plana, ang mensahe po ng verse number 17, huwag tayong maging pasaway.
Huwag tayo maging pasaway. They may not have the best ideas at times, and our thoughts, yung ating kaisan na kaisipan, may run contrary to them, but remember, as a good soldier, we need to obey them. As the Bible said in verse number 17, they will be accountable, and the only thing we need to do is follow him, follow the man of God, follow our pastor as he follow Christ. All the man of God wants from us, all our pastor wants from us, is our obedience and not our opposition. That's what the Bible is telling us. And the last point, point number one, love that is embedded in mind, remember them. A love that is expressed in movement, obey them. And then in verse number 24, and verse number 24, the Bible says, salute all them that have the rule over you, and all the saints, they of Italy, salute you. A love that is exhibited in manners, salute them. Kung ikaw ay nag-umiibig, dapat nakikita sa ating pagkilos po yan. And the Bible says, salute them. Salute. O sa Tagalog, yung pagpupugay is a gesture of respect. Alam po natin yan. Nakikita po natin sa military, sa mga sundalo, sa mga police. Salute is a gesture of respect, acknowledging the authority of the man in position. Kapag meron pong nakita na mas mataas ang katungkulan, sinasaludohan nila, pagbibigay galang. We ought not only to love but to respect the offices to whom the man of God represented. Remember, folks, the office of the pastor ay napakahalaga at dapat pong galangin. Respectfully, we need to address and welcome the man of God. Alam niyo po, yung saluting o yung pagpupugay o pagbibigay pugay is a military costume by which a soldier signals acknowledgement of the respect to a superior rank. Dapat ganun tayo. It is a gesture of respect and sign of comradeship among military service personnel. Accordingly, the salute is a uniform gesture, meaning that the highest man in rank returns the salute in the same form when it is rendered to him. Kung ginalang natin sila, gagalangin din natin sila, gagalangin nila tayo. Now, ganun po, ipakita at ipadama natin ang pagpupugay at paggalang sa mga lalaki ng Diyos. Sa kadahilanan na ang kanilang panawagan, and I believe that is the highest calling na kanilang na-respond. That's why we are giving him double honor. Double honor, the Bible says that let the elders, the true, will be counted worthy of double honor, especially they who labor in word and doctrine. The Bible emphasized that. The Bible emphasized that. Sabi nga po, let the elders, the true, will be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine. Ano po ba realization dito po sa ating pag-aaral? Realization from our Bible sharing tonight. Ang pastor po ay pinagkaloob sa atin ng Diyos yan. Jeremiah chapter 3 verse 15.
Always remember Jeremiah chapter 3 verse 15. Sabi nga po doon, and I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. That is exactly what we have. That is exactly what we cherish. And our pastors, we love our pastors because God gave it to us. The Bible says so. And I will give you pastors according to my heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Now, our pastors are given by God to us, and we ought to remember them, obey them, and salute them. Then, how do we manifest our love to the man of God? When we love the man of God, we should also love the woman of his life, of his love. Ano ibig kong sabihin dito? Kapag minahal natin ang ating pastor, mahalin din po natin ang kanyang asawa. At mahalin din po natin ang kanyang pamilya. Ang tanging magpapaligaya sa ating malapastor, yung makita niya na mahal din natin ang kanyang asawa at kanyang pamilya. Let him know that you are praying for him. Tell him, we are praying for you, pastor. Boost their morale, cheer them up, and let him know how blessed you are in his preaching of God's word. Paramdam din natin, paalam po natin, pastor, bless ako sa preaching mo. Not a stereotype statement. Talagang let them feel na ikaw ay talagang na-bless. Na ba, isasabi mo, great preaching pastor, preach on. And let him feel you love him by supporting him. Ano po ibig kong sabihin dito? Pag tayo ay nagmahal ng manggagawa, tayo ay nagmahal ng lalaki ng Diyos, tayo ay nagmahal ng ating pastor, huwag lang po sa bibig, magmahal din po tayo sa gawa. And you know what I'm saying, paramdam po natin sa kanya na mahal natin siya, hindi lang sa bibig, ganun din po sa gawa. Now with that, ito po nagtatapos ang ating pong pag-aaral. And I hope and I pray that the lesson tonight will be a blessing for everyone. Let's pray. Father in heaven, we thank the Lord for once again leading this Bible study, guiding me, O Lord. Thank you for the moving of the Holy Spirit. And thank you for everyone na kasama po namin ngayon. Dalangin po namin ang pagpalain mo po sila, kabayan mo po sila. At sa amin po, Panginoong pinag-aralan, ay ito po ay ma-instill sa amin puso at isipan na we need to love our pastor. We need to love the man of God. And we need to love the work, yung mga manggagawa, Panginoon. Patuloy kang kumilos, Panginoon, at gumabay sa amin. Maraming salamat at ang kapurian at kaluwalhatian ay sa iyo lamang po, Panginoon. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, ito po ang dalangin. Amen at amen. Ito po ang inyong lingkod, Deacon Bong Bernales, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng kapurian at kaluwalhatian at ang laging tatandaan, Matthew chapter 4 verse 4, but he answered and said, it's written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pagpalain po tayo ng ating Diyos na buhay. I thirsted in the barren land of sin and shame, and nothing satisfying there I found. But to the blessed cross of Christ one day I came, where springs of living water did abound. Drinking at the springs of living water.
is fine, drinking at the springs of living water. Oh, wonderful and bountiful supply. How sweet the living water from the hills of God. It makes me glad and happy all the way. Now glory, grace, and blessing mark the path I've trod. I'm shouting hallelujah every day. Soul is satisfied, drinking at the springs of living water, springs of water, wonderful and bountiful supply. Oh, sinner, won't you come today to Calvary? A fountain there is flowing. Thirsting spirits can be satisfied. I am drinking at the springs of living water. Happy now and now, my soul is satisfied.